Pangulong Jose P. Laurel, isa sa pinakakontrobersyal na naging pangulo ng Pilipinas. Ipinanganak noong ika-siyam ng Marso taong 1891 sa Tanawan, Batangas. Nagtapos ng kanyang abugasya sa Universidad ng Pilipinas noong 1915 at nagsimulang manilbihan sa gobyerno bilang clerk sa Bureau of Forestry Code Committee habang siya ay kasalukuyang nag-aaral. Nahalal bilang senador ng bansa sa unang pagkakataon noong 1925. Naging delegado ng 1935 Constitutional Convention kung saan siya ay napabilang sa tinaguriang Seven Wise Men of the Convention. Si Laurel ang nanguna sa paghahain ng mga probisyon sa Bill of Rights ng ating saligang batas. Bagaman kilala bilang pangulo, nagsilbi rin si Laurel bilang mahistrado ng kataas-taasang hukuman. Sa katunayan, kinilala siya na isa sa pinakamagaling na Supreme Court Justices sa kasaysayan ng bansa dahil sa mga desisyong kanyang ginawa na naging basehan ng istruktura, limitasyon at kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. Noong panahon ng pananakop ng Hapon, matapos lumisan ng bansa si Pangulong Manuel Quezon, nabuo ang isang provisional government. Ito ang Second Philippine Republic na kanyang pinamunuan. Sa kanyang pamamahala, kagutuman ang pinakamatinding suliraning kanyang hinarap dala ng nagaganap na giyera. Sa kabila ng kabi-kabilang kaguluhan, nagpatuloy ang pamamahala ni Pangulong Laurel habang tayo ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Noong 1944, sa pamamagitan ng Proclamation No. 29, naideklara ang martial law sa bansa. Sinundan ito ng Proclamation No. 30 na nagdedeklara naman ang pakidigma ng Pilipinas laban sa Amerika at United Kingdom. Dulot ng mga nangyari sa Laurel government, maraming Pilipino ang tumutol sa kanyang pamumuno. Matapos ang pambobomba ng Amerika sa Japan, sumuko ang mga Hapon. Ito rin ang nagbadya ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Laurel. Noong 17 ng Agosto 1945, sa pamamagitan ng isang executive proclamation, dineklara ni Laurel ang pagtatapos ng kanyang rehimen. Noong termino lamang ni Presidente Diosdado Macapagal, kinilalang lehitimo ang kanyang pagiging pangulo ng bansa. Sinubukan muling makabalik sa pwesto ni Laurel, ngunit natalo siya kay Sergio Osmeña sa isang halalang inilarawang pinakamaduming eleksyon sa bansa ng panahong iyon. Nakabalik sa Senado si Laurel noong 1951. Bagaman hinimok na muling tumakbo sa pagkapangulo, matapos ang kanyang termino bilang senador ay nagpasya siyang magretiro sa politika.